Hello and welcome back again to my YouTube channel, The Mommy Jaja Vlogs. For today's video, magbabahagi ako ng mga maswerteng kulay para sa darating na taon ng Wood Dragon 2024. Curious ka ba kung anong kulay ang maituturing na swerte sa taong 2024? Naisip mo na ba kung aling shade ang mangingibabaw sa paparating na paleta ng taon? Ang mga kulay ay higit pa sa mga visual na pahiwatig. Mayroon silang hindi kapanipaniwalang kakayahang maimpluwensyahan ang ating mga damdamin, ang ating estado ng pag-iisip, at maging ang ating mga iniisip. Nagdadala sila ng sigla at excitement sa ating mundo at talagang nakakapagpalakas ng mga positibong vibes sa ating paligid. Pagdating sa feng shui, talagang binibigyang diin nila ang mga kulay. Ito ay pinaniniwalaan na ang bawat zodiac sign ay may sariling hanay ng mga maswerteng kulay na maaaring magpalakas ng magagandang bagay habang pinapaliit ang masama. Ang mga eksperto sa feng shui ay nagbibigay ng babala ng pag-iingat pagdating sa paggamit ng mga malas na kulay sa 2024. Tila maaari sila maging magnet para sa mga hadlang at lahat ng uri ng pagsubok. Ngayon, ang maswerteng kulay. Sila ay tulad ng iyong lihim na sandata para sa pagkamit ng tagumpay at kaligayahan sa iyong karera, mga relasyon at pagpapabuti sa buong buhay mo. Sa kabilang banda, ang pag-iwas sa mga malas na kulay sa susunod na taon ay tulad ng pagkakaroon ng isang mapagkakatiwalaang kalasag upang palayasin ang mga problema at harapin ang anumang hamon sa iyong buhay. Handa ka na bang pumasok sa Year of the Wood Dragon? Tiyaking markahan ang iyong mga kalendaryo habang magsisimula ito sa Pebrero 10, 2024 at umaabot hanggang Enero 28, 2025. Ano ang maswerteng kulay ng taon 2024 sa Pilipinas? Nagtataka ka kung ano ang maswerteng kulay ng taong 2024 sa Pilipinas, gayon din sa maraming iba pang kultura, ang konsepto ng maswerteng kulay ay may malaking lugar sa buhay ng mga tao. Ang mga kulay na ito ay pinaniniwalaan na nagdadala ng mga positibong enerhiya at magandang kapalaran na nakaka-impluwensya sa iba't ibang aspeto ng buhay, mula sa mga personal na relasyon hanggang sa mga profesional na pagsisikap. Sa paglapit natin sa taong 2024, ang pag-asam para sa maswerteng kulay ay namumuo ayon sa mga tradisyon na nag-ugat sa sinaunang panahon at nai-impluwensyahan ng mga prinsipyo ng feng shui. Ang maswerteng kulay para sa isang partikular na taon ay maingat na tinutukoy. Ito ay hindi lamang tungkol sa aesthetics. Ito ay tungkol sa pagtap sa mga enerhiya na kinakatawan ng mga kulay na ito. Anyayahan ang kaunlaran at kagalakan sa bagong taon. Ang mga mapalad na kulay para sa bisperas ng bagong taon 2024. Habang papalapit ang orasan sa masayang countdown ng bisperas ng bagong taon 2024, ang pag-asam para sa isang bagong simula at new beginnings ay nasa himpapawid. Panahon na para tayo ay magpaalam sa luma at malugod na tanggapin ang bago. At ang mas mahusay na paraan upang simulan ang taon ay sa pamamagitan ng pagyakap sa mga mapalad na kulay na pinaniniwalaan na umaakit ng kasaganahan, swerte at kagalakan sa ating buhay. Kaya ano ang mga auspicious shade na ito na nangangako na maghahatid ng swerte at kaligayahan? Habang naghahanda tayo para salubungin ang taong 2024, alamin natin ang kaakit-akit na mundo ng mga mapalad na kulay. Ginto at kayamanan. Ang ginto na may kumikinang naningning ay madalas na nauugnay sa kasaganaan at kaunlaran. Ang pag-adorno sa iyong sarili sa maliwanag na kulay na ito ay pinaniniwala ang mag-aanyaya ng kasaganaan at tagumpay sa pananalapi sa susunod na taon. Isa man itong accessory na kulay ginto o isang nakakasilaw na kasuotan, ang kulay na ito ay isang patunay ng magandang kapalaran na gusto mong makuha.
Pula para sa vitality. Ang pula ang kulay ng passion at dynamism. Isa ito sa paboritong kulay sa pagdiriwang ng bisperas ng bagong taon. Ito ay isang kulay na nagpapalabas ng magandang enerhiya at excitement na ginagawa itong perpektong pagpipilian upang ihatid ang bagong taon na may sigasig. Ang pagsuot ng pula ay hindi lamang nangangahulugan ng isang masiglang simula, ngunit nakakaakit din ng swerte at mabuting kalusugan. Berde para sa paglago. Ang berde, ang kulay ng kalikasan at paglago, ay mayroong espesyal na lugar habang tinatanggap natin ang mga posibilidad ng darating na taon. Sinasagisag nito ang pag-renew at pagpapabata na ginagawa itong perpektong kulay na isusuot sa bisperas ng bagong taon. Hayaan ang berdeng kulay na maging isang paalala ng mga bagong pagkakataon na naghihintay at ang personal na paglago na handa mong pagyamanin. Silver para sa reflection. Ang pilak na may mapanimdim na kalidad nito ay sumasaklaw sa diwa ng pagsisiyasat sa sarili habang tayo ay nagpapaalam sa isang taon at tumatanggap ng isa pa. Ito ay nagpapahiwatig ng isang oras upang pagnilayan ang mga aral na natutunan at magtakda ng mga intensyon para sa hinaharap. Ang pag-adorno sa iyong sarili sa pilak ay maaaring maging isang magandang paraan upang maihatid ang iyong mga anhikain at pangarap para sa darating na taon. Asul para sa katahimikan. Ang asul, ang kulay ng kalmado at katahimikan, ay nag-aalok ng matahimik na backdrop para sa mga kasiyahan. Ito ay isang kulay na naghihikayat sa pag-iisip at isang pakiramdam ng balanse. Mga katangian na maaaring magtakda ng isang maayos na tono para sa paparating na taon. Ang pagsusuot ng asul sa bisperas ng bagong taon ay maaaring maging isang paraan upang mag-imbita ng kapayapaan at katahimikan sa iyong paglalakbay. Habang ang orasan ay sumasapit ng hating gabi at ang konfeti ay pumupuno sa hangin, hayaan ang maswerteng kulay na pipiliin mo na sumasalamin sa iyong mga intensyon para sa susunod na taon. Napapaligiran ka man ng mga mahal sa buhay o nagdiwang na nag-iisa. Ang mga kulay na ito ay maaaring magsilbi bilang isang visual na paalala ng mga positibong enerhiya na iniimbitahan mo sa iyong buhay. At yun lamang po ang mga masuswerteng kulay para sa darating na taon. Kung nagustuhan ang videong ito, mag-like at mag-subscribe na para maging updated sa mga next video na i-upload tungkol sa mga pampaswerteng bagay-bagay.